How are you guys? So today I want to show you how to modify the sniper mags to our CB 110 Honda. So sa una mga guys, binaklas ko na ho yung ano ko yung gulong ko sa likuran. So if you makikita nyo guys, ito yung swing arm na ginamit natin, no? So naka-vlog na ako nung isang video. So ito yung swing arm ng Raider 150, and then as well as yan yung monoshock niya. So ito yung caliper, no? Ito yung caliper na ginagamit natin. So it's a Nissin. So ito ay original ng Raider 150. So ang gagamitin nyo pang Raider 150 din. Then tinanggal ko na yung assembly niya dito. So ito yung sprocket niya. So guys, itong sprocket na to, ang gagamitin nyo is yung stock lang din natin. So mapapansin nyo, yan, stock po yan lahat. Yan. So wala tayong babaguhin sa sprocket. So kung ano yung sprocket ng stock natin, yun pa rin yung gagamitin natin. Yun guys. So balik tayo dito sa gulong. So una, ituturo ko muna sa inyo kung ano yung unang gagawin kapag nagpa-modify ka ng sniper mag. So una mga guys, kasi dyan na kayo at ay isang kamay lang yung gamit natin. So una sa lahat guys, if I'm not mistaken, ang butas, ang diameter ng butas na to sa stock ng sniper 150 is nasa 35mm o 6302 yung gamit nila na bearing. So ngayon ang CB kasi natin mga guys, gumagamit siya ng 6301. So ito siya. Yan o, 6302. Kung makikita nyo guys, yan 6301 ito. So ngayon, ang ginagawa natin para kumasya ito, eh, syempre, imamachine shop natin ito. Itong butas na to guys, yan. So imamachine shop natin yan. So yung diameter nito, dapat nasa 36.8 or 0.9, which is yung stock kasi, yung 6301 kasi, ang size nito is 37mm. So dapat meron siyang pampasikip ng around 1mm. So kung susukatin natin ito guys, yan. Sorry, medyo mahirap kasi mag ano eh, magsukat ng iisa lang yung kamay. Yan. So yan guys. So approximately 37mm. Yan. So ngayon, pag binalik mo siya dito, dapat ito nasa 36 point. Yan guys. So yan. Yan. So, yan guys. So nasa 36.9. So ibig sabihin may 1mm siyang pampasikip. So yung 1mm na yun para yun dito sa bearing natin para hindi luluwag in case na ipasok natin siya dito. Okay guys. Then next, yung spacer na gagamitin natin. So choose a spacer na hindi kinakalawang. So ito guys, ito ay hindi kinakalawang. So ito ay stainless ang gamit ko. So ang sukat din nito mga guys, tandaan nyo na kapag ka naglagay kayo ng spacer, dapat yung dulo nito nakapatong siya. Ganyan. Ito. Yan, lagay natin, ilagay ko siya dito. Yan, dapat nakaganyan. Sa loob ng hub. Yan. Hindi dapat, wala dapat siyang gap ng ganyan. Kasi pag may gap yan siya, yan yung nasisira lagi yung bearing natin. Then, kapag ka ito guys, ipapasok natin siya dito. So yan. So makikita nyo, tamang-tama lang yung taas niya. So kapag ka ibinalik ko ito, binalik ko itong bearing natin dito. So kakagat yung spacer natin sa loob. So yun guys, yun yung pinaka importante na tandaan nyo. Kasi kapag ka, yun ay ang spacer nyo ay maluwag, lagi kayong magtataka bakit sira yung bearing nyo. Okay? So when it comes naman sa machine shop, meron siyang guide dito sa loob. Yung sniper mags natin, kung makikita nyo, may stopper yan. Yan yung kulay yan. Ito mga guys, stopper yan. So pag yung sa machine shop, kapag na-reach na niya itong stopper, syempre,
sasabihan mo rin yung nagma-machine shop na huwag niya lalaliman pa. Kasi pag pinalaliman mo pa yun, guys, yari na. Masisira yung mugs mo. Okay? So, yan. So, sa kabilang side naman, ganun din. Yan. So, itong bearing na to, 6301. So, same size nung stock natin. Then, itong rubber damper, huwag kayong bumili ng original ng pang Sniper 150. Kasi mahuna yon. Bumili kayo or magpagawa kayo sa may mga gulong. Ito, gulong ito ng truck. Kaya ito ay matigas. So, I've been using this one for about 3 years na mahigit. So, hindi pa rin siya na sisira. So, itong rubber damper na to, ito pa yung gamit ko dati nung time na naka-stack na CB110 na swing arm. Okay, guys? So, tandaan nyo ng maigi. So, sa ano natin, sa sniper mags, kailangan nating wala na tayong babaguhin or wala na tayong gagawin. So, ang gagawin lang natin talaga is yung machine shop lang para dito sa bearing, and then yung spacer, yun nga, yung spacer na ginamit natin. So, dapat yun yung mga ipiprepare nyo, okay? Then, pagdating naman sa hub, yung tanong nyo na sprocket. So, yung sprocket natin, mga guys, ito siya. So, kapag ka, ito ay, ito ay ipapasok natin dito. Yan, mga guys, yan. So, kung mapapansin nyo, yan. Dapat tandaan nyo lagi na kapag ka-pinrest natin yan, wala siyang gap. Paikot yan, mga guys. So, kapag ka may gap yan, ang gagawin nyo, pangit yan kapag ka may gap yung dito. Yan. So, dapat, paikot yan. Walang gap. Yan, oh. Kaya, ang maganda yung ikot ng gulong natin. Yan, flat na flat siya. Then, make sure nyo, itong spacer na yan, yan, itong spacer na to sa sprocket natin, sa hub natin, stuck lang din ito ng CB natin. So, dapat itong dulo na to, yun nga sabi ko, dapat kakagat din siya dito. Para wala siyang alog. Pag umalog kasi siya, masisira yung bearing natin. Dalawa yung bearing natin. Ito pa yung isang bearing dito. So, masisira din ito. Pero ang maunang masisira, ito. So, yan. So, tandaan nyo, guys, ha. So, yan yung tamang pag-modify ng sniper mags dun sa CB natin. Then, pagbalik dito sa, ano natin, sa swing arm natin. Yan. So, sorry. Ito yung ginamit ko na assembly. Yan. Yan, ito siya, guys. So, itong assembly na to, fit na fit ito doon sa radar na ano natin, radar na 150 na caliper. Wala ka nang babaguhin din. Ah, sorry, guys, ito. Kapag ka mayroong kasing tendency na pag gagamitin mo yung stock ng radar 150, kapos siya. Kung bakit kapos, what I mean na kapos, kung yung caliper mo ay kung yung caliper mo dapat ay kakagat dito. Yan. Ang caliper mo dapat nasa gitna yan eh. Ang caliper mo dito sa taas. So mahirap 'yon. Dapat almost dito. So nakikita nyo, guys, yung kain ng ano ko ng tawag dito ng caliper ko is dito papunta dito. So okay yan. So kapag ka kulang siya, ang gagawin niyo dudugsungan niyo ito. Ika-cut niyo muna ito. Yan, kinat ko yan, oh. Ika-cut mo yan. Then, dudugsungan nyo until ma-reach niya yung gusto nyong makuha, yung abot siya dito. So, siguro na alam nyo naman kung anong ibig ko sabihin. Okay? So, ngayon, ito lang yon. So, caliper ng caliper na Raider 150. Ito. Ito yung gagamitin nyo. Then, if may kapos, dudugsungan nyo lang siya. Then, dito naman sa bearing natin, so 6301, dalawang piraso. Then dapat itong sprocket hub natin walang gap doon sa gilid, and guys, oh. So yan. So yan lang kadali. Yan lang kadali kung paano gumawa ng sniper mag sa panglikod.
Okay guys. So yung pangsaunahan naman mga guys, wait na lang for my next vlog. Kasi medyo wala na akong oras sa ngayon. At ako ibabalik ko pa itong gulong ko. At alam nyo naman, nag-iisa lang tayo ngayon. So, abangan nyo na lang yung sa front kung paano ko diniskartihan. Okay? Pero yun nga, masasabi ko, mas mahirap gawin ang likod kaysa sa harap. So, shout out pala dyan kina Darren. Darren Escalante and Byron, F. Nasaino, tsaka si Daryl Espan. Si Daryl. So, shout out pala dyan. So, yan yung mga grupo namin dito, guys, na naka-sniper mugs din. So, okay. Thank you.